Alright, thank you Kung Migs. Thank you Kuya Mark. May tanong dito, pwede po bang mga minor de edad na pumasok sa kontrata? Kung Migs, pwede po ba yan? Generally, no. Lalo na kung nasa unemancipated sila or nasa ilalim pa rin sila ng authority ng parents nila. Hindi talaga yan pwede. Bakit? Kasi nga, diba, kailangan nga ng consent na freely given. Itong batas natin, ina-assume na when you're a minor under the parental care of and parental authority ng mga magulang mo, ay hindi ka pwedeng 100% na hindi mo talaga alam itong pinapasukan mo. So generally, hindi pwede yung mga minors. Unless, no, may mga exceptions na hindi yung batas natin pag kailangan nila para mabuhay, mga pagkain, mga medisina, or ito, mga usual na mga mauutak na mga magulang, no, kinukuhanan na nila ng mga insurance or educational assistance plans itong mga bata for the minor. So, generally, itong mismong minor, hindi pwede unless nga binibigay na exception ng batas. And of course, pag yung parents nila, yung papasok on their behalf. Kasi yung elemento ng contract is, number one, the element of the contract is consent. Paano magbigay ang minor ng consent na ang batas nagsasabi, if you are a minor, you have no capacity to give consent. So if you have no capacity to give consent, yung contract na yan, void. Kasi in the very first place, wala kang capacity na magbibigay ng consent. So as a general rule, tama si Attorney Migs, no, as a general rule, walang authority ang minor na mag-execute ng contract. Except pag may misrepresentation on their part. For example, kahit 16 years old, sinasabi niya, I'm 25 years old kasi mukha kang matanda. Ganon. So yes, pwede maging valid yan kasi nag-misrepresent ka. It means you executed the contract in bad faith. Second, yung sale or delivery ng necessities sa minor. For example, yung mga bumili ng tubig, bumili ng mga pagkain, that's a contract itself. So valid yan sa mga minor. Or third, when there is the age of 18, they ratify the contract. So in that case, pwede maging valid ang contract. But that is only an exception. As a general rule, wala talagang capacity ang minor na magbibigay ng consent. Thank you, Kung Migs. Thank you, Kuya Mark. May tanong si Charles Del Mar. Paano po, Kuya Mark and Kung Migs, kung may mali sa mga detalye ng kontrata, like name of parties, valid pa rin po ba, Kung Migs? Pag mga ganyan, it's very small naman. Hindi naman naapekto talaga ang essence ng kontrata. Kung pangalan lang naman din, pero mararatify, ma-identify mo naman kung sino talaga yung tao na yon. Unless na lang napaka John Doe, o diba? Tapos lahat naman, hindi mo naman kilala kung sino yung John Doe. Yan yung mga may hihirapan tayo. But in general, generally, no, kung hindi mo naman makikita na may pagkaiba talaga dun sa mali, itong mistake, no, a very small mistake, ay pwede naman yan makonsider as a valid contract. Slight mistake. Tama ba ako, Kuya Mark? Tama yan. Kung typographical error lang, valid pa rin ang contract. Maging voidable lang kasi pag mistake, kung ang mali, substance as to the object of the contract. Kasi substance of the object, for example, ang nagkasundo si Attorney Migs at saka si Kuya Mark Tolentino, tapos ang nakalagay doon, hindi Mark Tolentino, MJ Mondihar, void ang contract. Pero for example, ang pangalan ko, wrong spelling lang, typographical error, valid ang contract. Kasi sabi ng batas, ang mistake will vitiate consent if the mistake refers to the substance of the object of the contract. Substance of the object as to the identity, as to the qualification like that, or the terms and conditions, mali-mali yung nakalagay doon. Pero kung typographical error lang, mali yung pag-arrange ng mga paragraph, as long as nandyan yung essence ng contract, nandyan yung essence na pinagkasunduan ng parties, it may be, the contract is considered valid. Assuming mali, mali ha, assuming mali, kasi mali as to the identity, it can only make the contract voidable, not necessarily void contract.